Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, ongoing pa po ang press con ngayon ng bagong umaga. Of course, ang mga bida dyan ay sila Heaven Paralejo, Barbie Imperial, Tony Labrusca, Kiko Estrada, and Yves Flores. And of course, kasama din yung mga medyo veteran na like Rhea Loxin, Sunshine Cruz, Nikki Valdez, Kim Pedeleon, Chris Villanueva, Glidel Mercado, and Bernadette Allison at marami pang iba. So actually sa press ko nito medyo nagkagulatan, naloka sila kasi parang na-mention bigla ni Tony, nadulas siya nadulas si Tony, na-mention niya bigla na nagkaroon nga ng nahawaan ng coronavirus or COVID-19 halos daw or karamihan daw lahat ng cast ng Bagong Umaga. So parang na-shock yung iba kasi nga 'di ba ngayon even if meron kang nagka-COVID ka or nagka-virus ka or coronavirus, hindi ka naman ipipilitin or pupwersahin na i-admit ito or isa publiko ito. But it's your choice kung gusto mo itago ito or what. Kasi, and ayun na nga, so anong reaction nila na parang bigla sa press con na ibulalas, na dulas, naloka sila, na kasi parang bigla nga na-mention ni Tony na lahat sila doon ay nagka-virus. Eto, tingnan niyo muna yung explanation of course ni Tony Labrusca. And of course, kung ano ang naging reaction nila Heaven Paralejo of course, na umamin din naman at nalala sa vlog niya rin. And of course, si Barbie Imperial na itinago nga sana na hindi niya inaamin na nagka-virus siya, nagka-coronavirus siya. Pero eto nga si Tony Labrusca at tinilahad niya. So ayan, panoorin po natin. But anyways, may mga iba pa akong vlog about this kasi ang ganda rin ng mga pag-usapan, yung experience din naman ng mga medyo, again, medyo veteran stars. So mamaya yan, tutukan nyo lang yan sa iba ko pang vlog. So, but this time, panoorin muna natin kung paano sila naloka kay Tony at kung paano rin naman nag-apologize si Tony Labrusca agad-agad. Let's watch this, guys! There were so many lessons learned in this specific project. I mean, I just learned so much about, you know, what it's like to survive. I learned so much on set. There was just so much. And I just want to point out that I'm really blessed to be working with such amazing human beings. Like, the prod and our bosses at the RGE unit, like everyone's just been so amazing. They took really, really good care of us. So it's been an eye opener. So many life lessons learned, and it's been a blessing. It's a blessing to work during such a interesting time. Yeah. It happens, but God is good and we all survived. So that was pretty unforgettable. But can I just say, I want to reiterate, like, prod took really, really good care of us, okay? So, like, without them, like, we would be nowhere. So, I'm sorry, Shucks. I don't want to get in trouble, but, oops. that was a real position. Siguro dapat i-take ng lahat na it's a serious case. And ang natutunan ko ata doon is, doon ko din nalaman na life is short nga talaga. And we should be more present. Kasi masyado tayo nag-iisip for the future eh. Tayong mga, di ba, naisip tayo paano, ano next kong work, ano kayong gagawin ko, paano kumayot, ganyan. Pero hindi natin na-appreciate kung anong meron tayo ngayon. So, yun yung mga, isa sa mga na nakuha kong lessons sa nagkaroon ako ng COVID. Naging appreciative ako and mas naging closer, super close na talaga sa family. To the point na, alam mo yun, mas gusto kong mapakita sa kanila every second of the day na mahal ko sila. Kasi hindi ko alam, baka mamaya, di ba? May mangyari na naman, hindi man ako. Pero ayaw ko nang i-take yung risk, ayaw ko na rin mag-regret. So, yep. Point na kailangan kong ma-confine for 7 days. Wow. So, yun, with the help of ABS-CBN and yung Leo Production, natulungan naman ako with everything na need at the time. So, yun. Hindi naman nila pinabayaan. Opo, tama naman po. Hindi naman po. Okay. Yeah, I didn't have. Yeah, sorry. Okay, so since ikaw yung nagsalita. Yes, MJ, na praning siya kasi I had a friend who survived COVID. Tapos yung sinabi niya sa akin nung nag-recover na ako, sabi niya, Tony, alam mo ba na ito yung second life mo? Kasi when people get COVID, it's either they live or they die. Dalawa lang yun eh. So parang it's crazy na kasama na ako sa statistics. So
Nakakapraning siya, but I'm just really grateful that I recovered really fast. On my 12th day, I tested negative na. And really, with the help of the production team, like, sila talaga yung naging family namin eh, alam mo yun? So parang sila talaga po yung nag-alaga sa amin, made sure that we got home safe, that we had the proper meds, that the doctors were always taking care of us. So nakatulong po talaga yun. So we were all handling it like a family para no one felt left out and felt alone. I experienced all of the, I guess, traditional symptoms, back pain, body pains, fever, cough. Parang mas ganun yung symptoms ko. Sir, bagong umaga, I'm doing 2 movies po. Under Regal yung isa, yung pala positive for COVID po. Pero I chose not to post it na lang. Kasi ako po, palaging throwback yung mga pinupost ko na mga photos or videos sa story ko. And baka malito yung mga tao na nakasama ko kung kailan ba talaga yon. And baka isipin nila na nakasama ko sila nung day na yon. Eh, hindi naman talaga. After ng lock-in namin, umuwi na talaga ako. So, yun po, pinili ko na lang na huwag na lang mag-post since wala din naman po akong nakakontakt na ibang tao. Naman po akong bala kasi yun nga po, parang ako, every time I post on my Instagram, hindi siya real time. Parang itong ipopost ko today, last week pa, ganito, ganyan. So baka isipin nila na nung day na nag-post ako, na nagka-COVID ako, na may iba akong nakasama. Baka ma-alarm sila. So hindi na lang. Siyempre, close ako sa mama ko and hindi ko na siya gaano palaging pwedeng isama sa taping kasi siyempre po, tumatanda na siya. So, kasama ko na lang po yung PA ko. Ang hirap kasi parang nagtatrabaho ka pero sobrang nag-worry ka sa kalagayan ng pamilya mo. Siyempre, madami sa atin yung nawawalan ng trabaho. And ang saya na isa pa rin po ako doon sa mga artista na nabibigyan ng chance para magtrabaho. Yung na-realize ko kung gaano ka-importante sobra yung oras. Kasi, syempre, pag pupunta ako ng taping, hindi ko kasama yung pamilya ko. Sobrang palagi ko silang nami-miss. Eh dati, kapag nasa bahay lang ako, nung wala pang pandemic, parang palagi akong nasa labas, palagi akong umaalis. And then, nung nangyari yung pandemic, parang sana pala nag-spend ako ng mas maraming time with my family nung kaya pa. Yeah. Muna kasi, yun nga, sabi ni Barbie, dahil nakiwali ka sa family mo, lagi ka nag-worry eh. Pag-isip mo ng umaga, di ba? Kung ano ba nangyayari sa bahay, kung okay pa ba sila, o ano nangyayari. So, yun, nag-worry ka, pero dito sa bagong umaga, na-feel ko na parang walang takot, natatanggal sa akin yung pangamba, takot. Kasi ang saya nung set din, ang saya lahat, ang gaan katrabaho lahat. Kaya sobrang thankful ko sa production na ang bait nila. Parang tinuring nila ako isang anak. Kasi imagine, atin sundo ako sa bahay, nasa magandang hotel kami, sa ABS ng location, ang safe namin, kumpleto ako sa pagkain. Kaya thank you sa plug. Laging nandun yung kaba na baka pagka COVID nga ako, ganyan. And si mommy din, kasama ko din during taping. So, mas delikado siya kaysa sa akin kasi may high blood siya and everything. So, mas iniisip ko siya kaysa sa akin. But, overall naman yung experience ko with bagong umaga, masaya talaga. I mean, nahirap katulad ng sabi nila kasi malayo sa pamilya, ganyan. Pero, iba kasi yung experience niya yung titaping kami ngayong may nagtitaping kami tapos may pandemic. Ibang lessons, ibang journey to sa amin. Parang dadalhin namin to hanggang panagtagal, hindi namin makakalimutan itong experience na to. So I'm happy na kahit mahirap, na-experience ko yung ganitong bagay. Lucky.